Magandang araw, kabayan! Kumusta po kayo? Sa videong ito, ibabahagi namin ng aming mga biik sa bago at pansamantalang galaan nila. Sila ay 80 days old simula pagkapanganak. Ang lahi nila ay crossbreed ng landrace at large white. Ito po ang bagong galaan at kulungan ng ating mga biik habang sinasanay sa electric fence. Ang galaan ay napapalibutan ng hagwire na may poste na hindi hihigit ng 5 metro ang pagitan. Sa loob ng kulungan, nakapalibot ang single wire strand antas sa kanilang mga mata at nakakabit sa electric fence energizer. Ang lawak ng galaan ay nasa mahigit 100 square meters. Dito nila mararanasan ang makuryente kung madikit ang anumang bahagi ng katawan nila sa electric fence wire. Ang kuryente ay hindi steady kundi pulsating na ang pawang layunin ay para takutin lamang ang mga alaga sa loob. Hindi masasaktan kundi pansamantalang takot lang ang tanging layunin ng electric fence. Matatalino ang ating mga baboy kapag naranasan nila ang makuryente ng 2 o 3 beses. Alam na nila ang pakiramdam at hindi na nila uulitin pa. Ang hagwire ay nagsisilbing barrier sa umpisa lang. Kapag ang biik ay hindi pa sanay sa electric fence, ang reaksyon nila ay tatakbo, pasulong, pagkadikit at ang hagwire ang harang nila. Pag sanay na sila sa electric fencing, hindi na nila lalapitan pa ang wire at magsisilbing psychological barrier na lang. Sa time na yon, pwede na silang mailipat sa free range area gamit lang ang isang wire palibot sa kanilang galaan. Sa loob ng free range area, mayroon naman silang silungan sa araw at ulan. May painuman at pakainan naman sa loob ng galaan. Sa kasagalaan, dito nila magagawang kanilang gawaing baboy, gaya ng kumain ng mga damo o anumang mahukay nila sa lupa. Ang mga baboy sa free range ay nakakatulong sa paghukay, paglinis ng kanilang mga dumi at ginagamit rin ang kanilang mga tae sa pampataba sa lupa. Depende sa gusto mong sitwasyon ng lupa sa loob ng kanilang galaan. Kailangan mailipat sila sa ibang lugar bawat 5 hanggang 10 araw. Depende sa laki ng mga baboy. Mas malalaking baboy, mas mabilis maghukay. Habang nasa galaan, pwede rin silang bigyan ng mga alternatibong mga pakain tulad ng napier grass, madre de agua, dahon ng saging at iba pa para mabawasan ang commercial feeds na pakain natin sa kanila. Sa umaga at hapon, ang mga alagang baboy sa galaan ay kumakain ng feeds bilang pangunahing pakain. At sa tanghali naman at merienda nila ay binibigyan naman ng anumang alternatibong pakain. Pwede rin silang paliguan gamit ang water hose o gawan ng lugluban sa loob ng kulungan. Ang baboy na lumaki na gala ay mas masarap ang karne at mas manipis ang taba kaysa baboy na lumaki sa traditional at limitadong kulungan. Ang galang baboy ay nakapagbubuo ng mas marami at mas malasang laman dahil sila ay relax na relax. Nakakatakbo at bumubuo ng malusog at malasang laman. Nagagawa nila ang maghukay ng mga minerals, mga ugat ng halaman sa lupa, at iba pang makain sa loob ng kanilang kulungan. Sila ay hindi siksikan sa makitid na kulungan.
Walang naiipon na ihi at dumi, kundi na ikakalat sa loob ng galaan na nagsisilbing pataba. Wala ding malaking pabahay sa kanila. Ang kailangan lang ay kaunting silungan sa init ng araw at ulan. Kung may mga kahoy naman ay pwede rin nilang kanlungan. Tipid din sa tubig dahil walang kailangan linisin na kulungan. Oh, masakit.